nang marinig ng hari ng Ninive. Diyos na si Jehovah'y lilipulin sila. Siya'y tumayo mula sa trono, hinubad kanyang balabal. Telang sakoy sinuot at sa apoy umupo. Sinabi niyang tao't hayop ay magsuot din. Walang dapat tumikim ng anuman. Sa halip ang lahat ay magmakaawa sa Diyos. Ipinahayag niya na ang bawat isa sa Diyos nang mailigtas sa masasamang gawain nila. Nang mapatawad, parusa'y maiwasan. Ngunit ang hari ng Ninive'y inakayang sakop niya sa Diyos. Tumalikot sa karahasan at kasama. Thank you.
Ibig ng Diyos at tao'y kita sa gawain niya sa katawang tao, sa katawang tao, sa pakikipamuhay, pakikipag-usap at pagliligtas sa kanila nang walang distansya o pagkukunwari. Sa sangkatauhan, pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita sa gawain niya sa katawang tao, sa katawang tao, sa pakikipamuhay, pakikipag-usap at pagliligtas. Walang distansya o pagkukunwari habang tunay at totoo. Pag-ibig ng Diyos sa tao'y walang kondisyon at kahilingan. Anong natatanggap niya mula sa kanila? Tao'y malamig sa kanya, sinong kayang tratuhin siya? Bilang Diyos, walang nagbibigay siyang natatanggap na tunay na pag-ibig sa tao. Patuloy lang siyang nagbibigay ng walang pag-iimbot. Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita sa gawain niya sa katawang tao, sa katawang tao, pakikipamuhay, pakikipag-usap at pagliligtas sa kanila nang walang distansya o pagkukunwari habang tunay at totoo. Ilipat ng Diyos kanyang trono sa lupa. Personal niyang gagawin kanyang mga gawain. Binabawal ang bayan niya ay saktan ni Satanas. Ni gawin ng mga kaaway ang nais nila magiging hari. Ang Diyos sa lupa. Papayupuin niya ang lahat ng kaaway. Sila ay aamin sa mga krimen na nagawa. May lungkot at galit, tatapakan niya ang sansinukop. At
sisindakin lahat ng kanyang mga kaaway. Magiging hari ang Diyos sa lupa, wawasakin ng Diyos ang buong lupa, babagsakin niya ang mga kaaway, upang di na magawang tiwali ang sangkatauhan. Itatama ng Diyos ang kaapihan. Magiging hari ang Diyos sa lupa, buo na ang plano ng Diyos, walang sinumang maaaring magbago nito. Kapag siya ay maringal na naglibot sa sansinukop, mababago at sisigla ang lahat. Magiging hari ang Diyos sa lupa, magagalak kanyang puso kapag wala nang umiiyak, at di na sila sisigaw ng tulong sa Diyos. Mga tao ay babalik upang siya ay ipagbunyi. Magsasaya ang buong sansinukob. Magiging hari ang Diyos sa lupa, ginagawa ng Diyos ang gawain, itinagda niyang tuparin. Siya'y kumikilos sa gitna ng sangkatauhan, ginagawang lahat ayon sa plano. Binubuwag ng tao ang mga bansa ayon lang sa kalooban niya. Itatama ng Diyos ang kaapihan sa mundo. Magiging hari ang Diyos sa lupa, tao'y nakatuon sa kani-kanilang hantungan. Pagkat papalapit ang araw at trumpeta'y pinapatunog, wala ng mga antala at lahat ng nilikha ay magsisimulang sumayaw sa kagalakan. Magiging hari ang Diyos sa lupa, sinong makapagpapalawig ng araw ng Diyos? Di tagalupa o mga anghel o mga bituin, kapag Diyos ay nagsalita upang iligtas ang Israel, malapit ng kanyang araw sa sangkatauhan. Magiging hari ang Diyos sa lupa, tao'y takot sa pagbabalik ng Israel. Yan ang araw ng kanyang kaluwalhatian, at araw ng lahat ay mapapanibago. Itatama ng Diyos ang kaapihan sa mundo. Magiging hari ang Diyos sa lupa, magiging hari ang Diyos sa lupa, magiging hari ang Diyos sa lupa. Luwalhati o biyaya sa tao, tao
tao'y malupit sa kanya. Yaman sa lupa'y di na niya natamasa. Iniuukol puso niyang tunay. Lahat binibigay sa tao. Sinong nagbigay na ng aliw sa kanya? Tao'y tambak ang pabigat sa kanya. Naipasa ang kasawian, naipilit pinakasawing sitwasyon. Sinisisi siya sa walang hustisya at tahimik niyang tinatanggap ito. Nagpuprotesta ba siya o nang hihingi ng kabayaran? Sinong nagpakita na ng pagdamay sa kanya? Ang makulay o pamilyang magiliw, walang pag-ibig ng kaibigan o respeto ng iba, walang kaaliwan sa pinagkakatiwalaan nila. Ginhawa't init na tamasa na ba ng Diyos? Sinong nagpakita na ng moralidad? Sinong nagparaya sa kanya na natili sa oras ng kahirap? Bilang Diyos na mula sa Espiritu, sinong makakakilala sa Kanya? Nasaan ang katotohanan sa tao? Nasaan ang tunay na katuwiran? Sinong makakaalam sa disposisyon niya o makikompetensya sa Diyos? Kaya pala nang dumating ang Diyos sa tao, walang may kilala sa Kanya. Di katakataka na devotion at pagpasok ng tao. Di ba nakasentrong gawain ng Diyos sa pagpasok ng tao? Gusto niya